at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kapatid at mga ka-Gadget TV. Siguro naman alam kong aware kayo o updated kayo sa mga viral ngayon sa social media. Nope. At isa nga rito ay yung tungkol sa Socorro sa Surigao. Ito yung patungkol sa tiyatawag nilang Bagong Kristo. What? Na si Senyor Aguila o J. Renz o alias Aguila na sinasabi nilang Bagong Kristo na papakilala. Wow. Ito po yung ginigisa ngayon at tinatawag sa Senado kung saan kinukumpirma kung ito ba yung mga pinapatupad niyang batas na ipakasal yung mga minor de edad mula 12 pataas na kababaihan at yung mga kalalakihan naman 18 pataas persaan pinapakasal at persaan din pinagtatali. Yun ang sinisiguro at gustong malaman ng Senado kung ito ba na ito ay labag sa ating batas. Talagang kung mapapansin nyo ay totoo at nagaganap na yung mga prophecy o words of prophecy sa salita ng Diyos. Ito ay mabasa natin sa Book of Matthew. Mamaya babasahin natin yan. So, panoorin mo natin ang actual video ng pakikipag-usap ng mga senador at senadora kay Elias Aguila. Ito po, panoorin po natin. Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos. So, strike 2 ka na, ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Aguila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So 12 years old, kumbaga dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. Chief. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Ha? Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon, kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias J na adios? Kanang, ang ipa-interpret. Okay lang po magsariling lengguahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adios, ma'am. Kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na adios na siya, ma'am. Yung adios ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At yung hindi nagsisex, ma'am. Oh, hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipagsex, o ayaw magpakasal? Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ay ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang relax ka lang, relax lang. Okay lang. Ang bisag dili mo sugot ang minor de edad, ma'am. Piliton gud sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Dios. So kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na kinakasal kasi sugo ng Dios. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal? Yes, ma'am. Kasi may naamang gani ko'y nasaksiyan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos, gigukod na mo sa kakaoba na Aguila Squad. Gigudod siya, ma'am.
So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, dinrag, anong nangyari? Kinasal talaga siya, sir. Ikasal si Zaki kasal. So kinasal talaga siya? Tapos ang pagkamagkasal, sir, sa tanan na Paris ni Jefferson, ay line by line man na si Ja, magunad sa ang babae, magunad sa 12 dar up to 12 pataas, ag lalaki po 18 to pataas, tapos magsisilik yan si Senior, Your Honor, si Obanija, si kasama niya si Janet Aho, Roselia Sanico at saka si Karen Sanico. Andyan yan, sir. Sila, yung dalawang babae, sir, yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Magsisilik sila ng babae at lalaki at tapos eh, sasabihin nila ni Senior na, yan sila, Senior, ipalis mo, ganun. Tapos, agree din si Senior, sir. So, una is, line by line, yung babae, na from 12 up, ang ages, yung mga lalaki, 18 up. Tapos, through the assistance of Janet Ahok, Roselia Sanico, and Karen Sanico, ang Senior ay magsiselect. Sila yung tatlong, yung si Janet, si Roselia, at si Karen, ang magre-recommend kay Senior, at usually mag-agree naman si Senior. Dali, Senator Risa. Yes, Mr. Chip. Janet Ahok, may pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Para ma-record. Hello, hello. Papayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Ha? Dili, sir. Dili. Sa unsa man nga rason nga naing anak mo na nga kahimtang, sir. Ako, usa ka ginikanan. Sandali, paminawa, just listen to my question and you answer my question, ha? Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata? Dili, tinood, sir. Dili, tinood? Dili. So, we will go back to you later, ha? Pero kung totoo mo niya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. So, we will go back to you. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Ms. Janet, Ms. Roselie, Ms. Karen ay nagre-recommenda kay Senyor Aguila. Opo, ma'am. Doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares, at usually nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Nagan salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Renz. With your indulgence, Mr. Chair. Go ahead. Salamat kaayo. May I be allowed to play the 2-minute video I presented ni Elias Renz during my privilege speech? Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo, ha, bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anos ang pangigaroon. Ang takas ko sa piyan sa nakustungas paksol inagi niya. Nakakita ko dito sundang mga armas dito ko sa bahay mo. Nakakita ko dito sa katipo eleksyon dito sa armas ako ang armas. Sinag dinindang ang tatay dito may dito sa kapihan at to kay di mas nga nas na yung dinindang ang tatay kay mabungkag mga pamilya. Nga, manalang ipatulog po ito ngayon. Di man siya masugot kung anong minjos tatay. Nga, yung ko naman siya.
si Jared na nakuhan. Pinjak na doon. So mga amigo na kaya nila makalayas dito sa among iagihan sa una na listen dito. Okay, Renz. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry, sorry. Senator Risa, habang hindi pa makapunta si Renz, ibalik ko lang muna si... Si Mark, Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah. Sige lang, Renz. Kaya ayos lang muna yan pag pwede nang magsalita. Mark. Sir, yes, sir. Nakita mo mga anak ni Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo may... Yung anak niya na maliit, yung 12 years old, ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na minor de edad. Anak niya kinasal din? Yes, yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw ang mumayang... Ang pangalan ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. Saka yung babae... Ano yan? Janet, may anak ka na Jumong? Pangalan? Naa, sir. How old na si Jumong? Sa karon mga... 15. 15? Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya, sir, Minjo. Ha? Dili siya, Minjo, sir. Dili siya, Minjo? Oo. Sulti ni Mark, kasal daw. Kinasal dili na tinuot, sir. Nanasal ay bata isa, sir. Ha? May bata na? Yes, sir. O, may anak na si Jomong, wala pa? May mo usubay ko, anak, sir. Dili, sagutin mo. May anak si Jomong, wala pa? Naanas siya anak, sir. Pero, waya siya nagminjo. Ahang isubay kung unsa ang sitwasyon, sir, pwede? Sige, sige. Ang ahong bata, sir, medyo naanis siya pagkasiawon gamay. Tungod sa social media nga iyang nakita sa sige gamit sa cellphone, ahong nabantayan ang ahong anak nga mura siya og naay pagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palikiro. Ganito. Oo. Oh. Anak po kahit tabuas, sir. Answer, just answer my question. Laktod, sir. Ibang anak, si Jumong, 15 anyos karon, doon ay anak. Oo, oh, sir. How old, na. How old yung anak, yung apo mo, anak ni Jumong? How mga, mag 2 years na. 2 years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsay ngayon? Nasa Kapihan. Nasa Kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay nag-uyab man sila. Ha? Nagka-uyab ang maong mga bata. O dito, nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, nagkaanak, ha? So, panindigan mo yan, ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang i-cite in contempt at ikukulong kita. Opo, ha? Sir. That goes to everyone here, ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil ang purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at hustisya. Wala tayong dapat itago. Opo, sir. Kaya hindi ako mag-hesitate, ha? Na ipag-isite kayo ng contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan, ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mo kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Madami sila. May mga minor de edad din. Sila yung pinakaunang kinasal na minor de edad, sir. So, sino kayo nagsinungaling na Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Ha? Siguruhin mo mga sagot mo dahil as I have said, hindi ako mag-hesitate na ikulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili mga so, sino nagsinungaling? Dili mga tukuan na sila mo-accept kayo. Magalag-uyab mo lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senyor. Hilabi na agahong anak.
Nagninjo sila sir ilan ang kabubuton. Dili na pinagbutan ni senyor labi na naho. Sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si senyor, sir. Si senyor? Senyor Aguila. Senyor Aguila? Sumagot ka. Senyor Aguila? Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya, di na tinood. Kanang mga bata, nanghambog rin na, sir. Na ako'y witness nga... Ayaw, tudlo-tudlo. Inaog imong kamot, inaog kamot. Kamira pwede magtudlo-tudlo dali. Inaog imong kamot. Sige, padayon. Kanang mga kuwan, kanang mga bata, nanghambog rin na, sir. Ato? Nanghambog rin na mga bata. Ito mga bata na ito, nagyayabang lang. Kay ang pakanan na si Dilito. Ha? Ano? Ang pakanan na si Dilito kay nanonood si Jay kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ang layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay ka ka ditong si Kwan? Ang ipasulti si Board Paberto Galatida. Eh, mamaya na, I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Uya, hindi. Uya. I will go back to you later. Please continue, Senator Riza. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Mukhang thank you, may mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga survivor, with victim survivors, mukhang mayroon ngang hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung anak ni Ms. Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang, alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni alias Jane. Di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yun mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si alias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? Eh anak ko nga kinasal. So, meron po talagang kailangang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si Elias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Sorry, kailangan ko handam pakita yung... Handam na ba ka, Renz, nga mo atubang sa committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, para lang ma-confirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? Pilihan mong edad? 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo doon, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Yung mga armas ba na yon, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila? Oo, itong pag-eleksyon. Noong eleksyon, Your Honor. So, nakita mo nung eleksyon, mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Hindi, tinood na ng armas. Hindi daw, Your Honor, totoong armas. Totoong armas. Kaya ako tinatanong, Renz, ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinood ka ng armas kay nagay armas sa kuan o tuan sa ang tatay, si Sami. Totoong armas, Your Honor, may armas nga daw yung kanyang tiyohin na si Sami. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganung armas si Sir Sami na totoong armas. Renz, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dila ito sa foxhole ang nakita, dito sa kuhan mo, bahay.
hindi daw sa pagsal niya nakita, doon daw yung nakita niya sa bahay na nag-pass by yung sakusakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sakusakong armas. Kaninong bahay yun? Kaginsang balay ito. Anong balay? Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo? Opo. Bakit idinaan doon ang sakusakong, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Di-train ba kung no mo nga mahimong sundalo? Oo. Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old, pero hindi ka nag-aaral? Oo, wala ko nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Trend na dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Ang saibot, ipasabot nga trend na sa kapihan, Renz. Sa barracks na mo mag-akot may kuhan, buhangin. Yet in Dutch. Sa barracks, kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barracks, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin? Oo. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks? Oo. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangan itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa karong bisag 12 ang edad. Hindi pag-ibubusungat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya. Hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren. Sorry. Mr. Chair. Sandi. Haring sa... Kwan? Haring Aguila. Jerry Scalario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Sir? Totoo ba na... Itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan. Hindi niyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung anong pinakumbisya. Ha? Pinakumbisya, sir. Mag-Tagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog, nakita ko yung mga interview mo, ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamera, sir. Gamera ko mag-Tagalog. O sige, kahit gamay lang, pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayaan ko naman yan na lumabas. Hindi naman yan, kinukulunan niya. Tanaw na to ang kwanser. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, si Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka naman kung damas gamit magturo, ha? Sige, please continue. Kanang among konser, kanang among sa kapihan, suot kawas naman ng mga bata, sir. Suot kawas naman ng mga bata dito. Suot gawas? Ibig sabihin, labas-pasok? Oh. So, Renz, labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay kanang among sa kapihan, o pwede na sila magawas, bisag asa na sila pwede magawas. Hindi na tinuod, hindi lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you,
Kay kanang among makinig ka, makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Ibo. Kahit na ikaw ay Haring Agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado, ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Agila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos. Ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record. Mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede. Pwede, sir. Pwede. Walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. Eh, paano mo ngayon... Paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Riza. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At pwede talagang i-cite in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, Senator Risa. Nandito man yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Sa... good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive during 2019, massive dropout of learners. Massive dropout? Dropout of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-drop out. So, Haring Agila, sabi ng mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless ha, wala akong pakialam sa local politics yun doon. Haring Agila, makinig ka muna. Wala akong pakialam sa local politics yun doon kung meron kayong hindi pa kaintindihan sa politika. Ang akin dito, yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni Mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, na ilang record sa school. Hindi ko wala kung counter affidavit mo. Tatanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan na, sir? Ha? Saan sa sir? Yung sinasabi ni Mayor na mga bata hindi nakakapag-aral at basyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nag-kuan me o gusto me nga makatukod ng eskwelahan, gumikan kay ang Kaladzo ang eskwelahan sa Kuan, sa Lanitag, wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang, kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Oh, yes, inoon. Yes? Oo, oh, gagawa sila. So, strike 2 ka na ha? Oo. Oh. Kanina, strike 1 ka dito. Oh. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin ha, yung tama yung sinasabi natin. Ha? Haring Agila, ayaw kung puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon na yung mga kinulong. Ayaw ko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat.
So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto lang namin katotohanan, kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa Kapian para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwala ng ganon. Alam niyo guys, nalungkot ako doon sa sinabi at pinayag ni alias Renzo. Kasi isipin mo, 12 years old na siya, hindi pa siya marunong magsulat. Nakakaiyak at nakakalungkot. Naging norid-norid siya at masyadong siyang late sa edukasyon. So marami siyang hindi natutunan na dapat alam niya na sa mga oras ito gano'ng magsulat, magbasa at bumilang. Pero hindi yun nangyari kasi nga, ayon sa payag niya, binabawalan silang mag-aral doon sa loob ng kampo, sa Kapihan o sa Socorro, sa Surigao. So ganun din daw sa ibang kabataan. Binabawalan silang mag-aral. Dito nagpapanggap na Kristo o Diyos o tagapagligtas nila. At yung mga kababaihan, pinipwersa na may pagtalik at may magpasal sa murang edad. Sila naman, mga kabataan, ay hinahasa para maging army ng samahan nila dito sa Socorro. Ito pa rin ay utos ng kanilang pinuno na si Senyor Avila o si J. Rins. Nakakalungkot, mga kabatid. So, totoo yung mga nangyayari sa panahon nito ay nakasulat sa Biblia, kaya hindi na rin tayo magtataka kung bakit ito yung nagaganap. Buhay at totoo ang salita ng Diyos. So, ituloy po natin ang panonood. Amon. Meron, Madam Senator. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping na pwede authorized ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Kapag hindi nakipagtalik, ay pupunta sa impyerno. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon, ni Senyor Aguila. Kay dili ko no pwede, o dili mi pares, kay di ko no mi kasakasaar ka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. I'm Attorney Ruth Restauro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am here as counsel of the three minor children. Thank you. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang? 15 years old ka, oo, Jane? Po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14. At yung asawa, 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na? Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon? 19 ngayon. Yung 19 pinaris ngayon. Ka 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Oo. Ngayon 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, yes, Mr. Chair. Yung kinasal siya, yung lalaki is 18? Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Huh? 15. 15 siya noon, Mr. Please, Chair. Please continue. Opo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon? Opo. Tama ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala? So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw
child marriage sa Kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Ma'am Artogalanida nga dili ni walay child marriage sa Kapihan. Naa. Meron, Madam Chair. Meron. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno'y siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero ana ipatawag ang mga secretary sa ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang secretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga body 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hindi ipatawag ni jag mga bajig laki dito sa kubo-kubo na among gi may idang ko ana magpakasal. Dito mi dito ipalinya baji laki. Moingon si Senior Aguila nga, ikaw baji, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka dili kay ingnon man mi nilang Janet aho kung nirisili nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sino aho? Ano pangalan? Janet aho. Ha? Janet aho. Janet aho. Merong okay, sige naman. Tapos pa din, continue. Pagkahuman, moingon si pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay paibaw og among nanay, among ginikanan nga naminjo nami ipa magpakuha mig ninang og ninong. Pagkahuman ana magsayal mi, dia magdamig buwak, magbaktas. Sandali ha, sandali mukhang Senator Rizal, hirap yung stenographer natin hindi makakop up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record, ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila ang magpares. Oh, magpapares, sabi ikaw paired ka nitong isa. So hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ito may ipakis sa among ipares. Unya, may among permahan nga mamatood ngayong sugot mi. Diya, istoryahan mi partis nga mo na among bana, way maka, hiwalay na mo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila. Tapos, may permahan sila na dokumento. At dokumento yon? So, parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto, kami ba na asawa? Oo. Pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pangutana ko ang seremonyas. Nakakita pa kagkasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, ginadawat ni mo si Kuan nga mamahimong nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba ni mo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkahuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did he do that?
Giyon sa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang moingon si Zanga, ikaw baji, ikaw laki ka muna. Ja, paghuman anak kay mag paghuman sa at among inog among ginikanan nga aminjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak ja picturean mi. Okay. So after the pairing sinabi ni Jerens na ikaw babae, ikaw laki kayo na. So pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at hinang. Yun na. Pagkahuman ang nagminjo ni Dja, pagkaugma, ipatawag mi kay... Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial yun. Yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then? Pagkahuman sa mong kasal, kailangan magdog, mi ana, pauli, sunod, pagkaugma mag ipatawag tanan ijang giminjo diyan ay himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na nang kwaon na imong asawa kay authorize na nimo kwaon kay minjo naman mo. So after sa kasal kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerens na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha ngalan mi ka Diyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adjus. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong Mr. Chair, ano ba yung adjus na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa, i-rape. Opo. Kayo. Senator Risa, sandali lang. Yes, ha? Mr. Chair. Na, andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nga na ito. Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot... Okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala, wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Kalaroin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents. Kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or kuan. Gusto kong makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka? Okay, masugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka nung kinasal ka, di ba? Oo. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman gingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo? Unsay nahitabo human? Gipaulit naman may adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo.
Sino yung taong yun? Senor Aguilar. Tapos, yes, Mr. Chair. Nakapagtali kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti, hindi ka pinilit. Sige, kung ingon-ingon na dyan nga. Sige, ha? Sugot na diha kay, biskay ingon na nang kuhan kay, ginoon na nang ingon ni mo, jadi paghapon ka, pero di magkatsud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na, pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano sa'yo, nag-ask ba? Oo. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga pinakakasal? Kabaliin na ni Senyor Aguilar nga, kasama yung ana na dili may mapahilabot sa among bana nga authorized na munta na kay Minjo na may. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Uh-huh. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adyos ka. Kailang matawag o adyos nang maglikay-likay kasi yung bana, di ka magpahilabot. Oh. Muna'y adyos sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adyos ka, unsa may mahitabuan na ni mo? Kailang, istoryahon mi, ingnon mi nga, ipasabot mi na ngaman ko, no, di ko nami magpahilabot. Nga na, nama, impirno, di ko nami, nga na mi. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik, ay pupunta sa impyerno? Jane, sino ba si J. Renz Quilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila si Zana, si Zana ang Ginoo na mo magluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili may masunod sa iyang voluntaryo, mga paksol, i-restricted miss paksol, i-ruleta, o kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganun? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang mura dyan, pusil ganit nga taas. Rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, i-hit sa butt ng... Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, hingulit ko sa bike, gigutom ko. Diyan pag adto na mo sa barracks, late na day ko, sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillian. So may... Sino nagpaddle? Sergio Cobillian. Ha? Sergio Cobillian. Sergio Cobillian. Klaro mga ato na, ang pangalan? Sergio Cobillian daw, Your Honor. Sergio? Sergio. Sergio Cobillian. 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 Oo. Kumsik, paki-check mo andito ngayon, nandito siya, kung Cobillian na yan. Invited? Andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillian. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na ruleta? Anong mutalidok si Jog, asa ni mong mutugdang ang imong makuha na nag mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang, asa mo to nung mato imong buhaton? Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, ruleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan.
kaya may makasodlaing. So yung foxhole ay yung isang maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Kung kaspakso gani nga pila kasimana on jadili ka pwede doolon dito ra ka jawep trapal magdujan ra ka. So yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili kay dili pwede na mo umiskwela kay gibawal ni Senyor Aguilar kay makasa economy kay si Jagani ko no nga Ginoo wa mag-ekonomi ng eskwela kami na bahinoo sumusunod ni Ja. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguilar siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So, kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero, so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko, nagipogos ra ko, o dili pwede pa eskwilahon, o kinakapuyan tungod kay na yung mga masimasi, hakot o buhangin, graba, o mga kahoy, o dili pwede ka pagawason nila, o kanang dagag ulitaw pa ka, o pera na mo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mong gawas o dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor, at saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon? At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan? Oo, jagiminjo, jagotro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor, doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-flagrate-lit na mag-progressing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag-raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kaya dili ko no pwede o dili mi pares, kaya di ko no mi kasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah, Noe. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Tagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Tagang salamat, eh. Jane? Hindi ko ma-imagine. Jane, yes, Mr. Chair? Yung lahat, tagang gipanulti ni Moderi Karun, walay nagtudlo kanya mo ni Ana. Tinuod na ang ikaw rin. Ako mismo yung doon nila ito. Walay nagtudlo, ha? Oo, kay gusto lang. Lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa'yo na sabihin mo yan? Wala. Lahat yan base sa iyong personal experience? Dili man ko kasubay o buya na agihan. So yun nga po mga kapatid, pinapatunayan ng mga testigo na totoo ang mga nagaganap sa lugar sa Surigao, doon sa Misokoro.
tinatawag nilang kapihan. Doon ay pinipilit ang mga minor de edad na may edad 12 pataas sa mga kababaihan at 18 naman pataas sa mga kalalakihan. Pati yung mga nanay nila, mga tatay nila, may asawa na pilit pa rin ipinapakasal sa iba. Yun ay lubag sa kalooban ng Diyos, maging sa batas ng tao. Yun ang gustong malaman ng Senado kung totoo ba ito upang maparusahan ang dapat maparusahan. Lalo na ang kanilang pinuno na si Senyor Aguila ang nagpapanggap na bagong nagpapagligtas at bagong Kristo. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito sa mga nagpapanggap na Kristo o Mesiya o tagapagligtas? Basahin natin ang nakasulat sa Matthew 24. Ito po. Matthew chapter 24, verse 4 to 5. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw." Matthew chapter 24, verse 4 to 5. So malinaw mga kapatid, na totoo at buhay ang salita ng Diyos sapagkat nagaganap na ang mga nakasulat dito. Maraming paparito sa pangalan ng ating Panginoon at magpapanggap ng Mesiya at Kristo. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo at upang hindi kayo maligaw ni naman. Kaya dapat lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dapat kung tayo may kaunting nalaman sa kaligtasan, ibahagi natin ito sa mga tao na nangailangan upang sila'y makaalam din ang katotohanan. So, hanggang dito lang po na tayo mga kapatid. Update po tayo sa ating mga bago pang susunod ng mga videos. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating Munti at Humble Channel, subscribe ka na para patuloy kang maging updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po and God bless us all.